Okay. Ayan. Oh! Bakit may advertisement na yung videos ko? Ayos ah! Ang galing nito ah! Teka. Ka-apply ko pa lang dito sa ano, YouTube ah. Bakit may advertisement na ako? Hello guys, kamusta kayo dyan? Hope you are all having a great day. So naglabas na nga na panibagong update si YouTube. At isa sa mga updates nito ay ang pagkakaroon ng mga advertisements sa mga videos ng mga channels na hindi pa approved sa YouTube Partner Program. Ibig sabihin, hindi pa sila fully approved ng YouTube Partner Program. Pero makakakita na sila ng mga advertisements sa kanilang mga videos. So, meaning, kahit hindi ka papasok sa YouTube Partner Program natin, ibig sabihin, hindi mo pa naabot yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours natin, maaaring makakita ka na ng mga advertisements sa mga videos na ina-upload mo sa iyong channel. So, take note, hindi pa pasok sa YouTube Partner Program, meron ng advertisement. So, bago ko ipakita sa inyo yung magiging impact or maaaring maging impact sa atin ito, yung mga good or bad sides nito, pakita ko muna sa inyo sa ating desktop kung ano yung sinasabi kong update na to. Tara, pasok! Okay, so nandito tayo ngayon sa YouTube Help. Punta tayo, scroll down tayo sa baba. Click nyo yung Monetize with the YouTube Partner Program. Then, YouTube Partner Program Basics. And then, pagpunta nyo rito, click natin yung YouTube Partner Program Overview and Eligibility. So, dito sa unang section, sa top section ng YouTube Partner Program Overview and Eligibility natin, ito yung update na sinasabi. Update November 2020. Okay, so nakalagay dyan, with this update, we've expanded our FAQ section and provided context around why you may see ads being served on videos from channels that aren't in the YouTube Partner Program. Okay? So, yan yung notice nila sa simula. Balik tayo. Punta tayo dito sa updated terms of service and frequently asked questions nila. Okay? So, dyan nakalagay yung starting from November 18, 2020, our terms of service are updating in the United States on this specific topic. Take note, United States po yan muna, no? On these topics. Ito yung mga topics na cover dito sa update na to. Facial recognition data. Ito ang interested tayo ngayon. YouTube rights to monetize. Okay? So, sabi dyan, these terms will be expanded to the rest of the world in 2021. So, kung kayo ay nasa United States, magiging updated na po yung terms of service na yan as of November 18, 2020. Ngayon, it will be expanded outside United States in 2021. So, baba tayo, scroll down lang tayo ng konti. Ito yung what are the main changes. Dito tayo most interested, di ba? YouTube rights to monetize. As noted in the changes to our terms of service, YouTube has the rights to monetize all contents on the platform. YouTube will begin placing ads on videos from channels not in the YouTube Partner Program. Ayan, so ayan na nga yung sinasabi na update ngayon na magkakaroon na ng ads ang mga channels kahit hindi pa sila part ng YouTube Partner Program. Okay, so basa pa tayo, learn more on our blog. So right click natin yan, and then punta tayo rito. So ito yung updates ng terms of service nila. And yung notice ulit, these new terms will be effective in countries outside of the United States in mid-2021. Okay, so ayan po yan, November 18, 2020. Scroll down tayo. Okay, so punta lang tayo dun sa part na ating interested ngayon.
Okay, so ads can now appear on videos from channels not in the YouTube Partner Program, and will begin gradually placing ads on brand safe videos. Okay, so yan yung main concern natin ngayon. Then punta kayo sa basahin lang natin to. Because these channels are not in the YouTube Partner Program, there is no creator revenue share. Okay? But creators can still apply to the YouTube Partner Program once they hit the eligibility criteria, which remains the same. Okay? So, itong sinasabing update na to, bali, kung kayo ay nagsisimula pa lang or nagtatry pa lang na mag-apply for the YouTube Partner Program at hindi pa kayo approved for the YouTube Partner Program, hindi nyo pa nahihit yung criteria or yung requirement na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, ay baka makakita na kayo ng mga advertisements sa inyong mga videos. Baka magtaka kayo, oy, hindi pa ako na mo-monetize pero meron akong advertisement. Hindi pa po yun, hindi po ibig sabihin nun, pasado na kayo sa YouTube Partner Program kaya kayo nagkaroon ng ads. Ito na nga yung sinasabi nating update na maaari kayong makakita ng mga ads sa inyong mga videos even though hindi pa kayo approved for the YouTube Partner Program. Okay? Ang pinaka main concern dito is magkakaroon kayo ng ads sa inyong videos but then wala kayong share na makukuha or hindi nyo makukuha ang revenue share doon sa ads na yon from YouTube. Okay? So, yun yung main concern natin ngayon. Okay? So, para lang maging clear sa atin na ganun nga, ipinapass over na ni YouTube tong new update ng terms nila sa ating mga videos even though hindi pa tayo approved for the YouTube Partner Program. Okay? So, basahin nyo lang po yung mga ibang terms dyan para mas maging aware pa kayo sa mga sa updates na mangyayaring ito. Again, nuulit ko, mangyayari to outside the US or magiging applicable to outside in the US in mid-2021. Okay? Yun po. So, ano ba ang impact nito sa ating mga small channels pa lamang? Main thing dito is yung pagkakaroon ng mga adverts sa ating mga videos kahit hindi pa tayo pasok sa YouTube Partner Program. So, is it a good thing or a bad thing? So, in my perspective, guys, i-share ko na rin sa inyo ito, no, para magkaroon din kayo ng a deeper understanding kung ano ba yung magiging impact talaga nito sa ating mga small creators pa lamang. Okay, so simulan natin sa bad side. So sa bad side, so kung masasabi natin ito, if we can even call it a bad side, is yung sinasabi na magkakaroon tayo ng mga adverts sa ating mga videos kahit hindi pa tayo pasok sa YouTube Partner Program. But then again, yung revenue share, so yung kikitain nung adverts na yun sa videos natin, wala tayong kikitain doon. Okay, so wala tayong mabibenefit doon sa mga adverts na pumapasok sa videos natin. Kasi hindi pa nga tayo pasok sa YouTube Partner Program, di ba? Ito namang sinasabi na adverts na to na walang kita is temporary lang yan. Of course, if you are applying for the YouTube Partner Program, once na ma-hit mo na yung requirement doon sa partner program na yon na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, then that's the time na yung revenue share nakikitain mo dun sa mga videos mo na merong advertisements, magkakaroon na kayo ng hati ni YouTube at saka ng creator. Kaya nga sinabing partner program, di ba? So for me, in my perspective, hindi tayo dapat malungkot na wala tayong kikitain dun sa advertisement na pina-place ni YouTube doon sa ating mga videos, lalo na kung nagsisimula pa lang tayo sa YouTube. Because think of it like this, no? Tayo as a creator, nag-upload tayo sa isang malaking company na katulad ng YouTube na merong millions of users
na maaring na makakakita ng video na in-upload mo. Remember, pag nag-upload tayo sa YouTube, makikita yung videos natin or maaring makita yung videos natin internationally across the world. Okay? So, in an instant, makikita yung videos natin doon. So, ano yung hindi na natin kailangan pag-isipan kung paano natin i-market yung videos natin dahil si YouTube na ang bahala doon sa all technical process na yun eh. Ang gagawin na lang natin is mag-upload na lang ng content natin sa YouTube and let YouTube do the rest for us, di ba? So, in return naman doon sa service na binibigay sa atin ng YouTube which is free, wala tayong dapat kailangan bayaran or whatsoever, a small amount of revenue nakikitain nila dun sa adverts na ipi-place nila sa ating contents is hindi naman ganun ka not a big deal for me, no? Kaya gusto ko lang din makita nyo kung ano yung brighter side ng updates na mangyayaring ito. Huwag tayong mag-isip na uy, ginawa ko yung videos na yun tapos hindi man lang ako kumita. Huwag natin isipin yon. Tandaan natin, once na maipasa natin yung YouTube Partner Program requirements na yan, 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, that's the time na magkakaroon na tayo ng share. Which is, yun naman talaga yung purpose ng partner program na tinatawag. Hati kayo dun sa magiging revenue nyo doon sa adverts na kikitain ng YouTube. Okay, so it's for me, it's not a big issue. Okay, so malaking bagay pa rin at meron tayong ganitong platform na pwede nating i-upload or pwede nating ipakita ang ating talent or ang ating creativity through videos using YouTube. So yung another bright side naman na nakikita ko dito pagka nagkaroon tayo ng mga adverts sa mga videos natin kahit hindi pa tayo approved sa partner program is because siguro this is for me in my own own opinion lang. It makes you feel like yung content na i-provide mo at nagkakaroon ng maraming viewers yon at biglang nagkaroon ng ads, it means na you're doing good, you're performing good in your channel kaya nagkaroon ng adverts yon. Remember na si YouTube pinapangalagaan niya both creators and advertisers, di ba? Syempre, hindi ibibigay sa atin ni YouTube yung advertisement na yon kung hindi performing good yung videos natin or in good quality yung videos natin. Okay, so it means na kung tayo ay nag-a-apply pa lang for the YouTube Partner Program at nakakita tayo ng ganung ads, it means na maganda yung performance ng videos natin, kaya nagkaroon ng ads yung videos natin. Hindi naman kasi sinasabi na lahat ng small creators, whether malaki yung channel or maliit, laging magkakaroon ng ads. Depende pa rin yan. Yung system ni YouTube, matalino yung algorithm nila, no? So, nade-detect nila yan kung kailan dapat i-place ang mga adverts sa ating mga videos. So, don't think na every time na kahit ako halimbawa nagsisimula pa lang, small creator lang ako, biglang nagkaroon ng ads yung videos ko, dapat maging proud ako kasi it recognizes me as a creator that has good content na nalagyan ng adverts yung aking video. Okay, so hindi naman all the time magkakaroon ng adverts yung mga videos natin kahit nga sa mga monetized channels. Not all the time pumapasok yung advertisement na yon. Si YouTube ang nagpe-place nun sa mga parts ng ating videos kung papasok ba yung advertisement o hindi. Okay? So yun guys, maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang yung aking update ngayon. Hopefully meron kayong nakuha or meron kayong konting nasagap sa ating munting update ngayon regarding sa update ng YouTube monetization terms and conditions natin. So basahin nyo na lang po yung ibang mga contents na nandoon sa pinakita ko sa inyo para magkaroon pa kayo ng mga ideas kung ano pa yung mga included dun sa updates na yon. Again, remember, mid-2021 po lalabas yan sa atin outside United States. So, meron pa tayong time para ma-absorb yung bagay na updates na yon. Okay, so
just go on with the flow lang tayo. Remember, kung tayo ay creator, we have the passion to create. Kaya, kahit ano man yan, we'll get through to it, di ba? Sama-sama naman lahat tayo dito sa ating ecosystem na to. So, good luck sa inyong pag-create mga friends dyan. And have a great day. Remember, kung hindi ba kayo nakapag-subscribe, please subscribe to our channel. Click the notification bell icon para ma-update kayo ng mga susunod pa naming videos. Like, share, and subscribe. Maraming salamat. Bye!